Ganang araw ulit mga idol. Bali, ang gagawin po natin ngayon ay gagawa tayo ng video kung paano mag-troubleshoot ng mga common na problem na na-encounter natin sa ating bahay. Para po mapagbigay tayo ng galaman sa kung ano yung unang-unang kailangan ginagawa natin at kung ano pa yung mga pwede natin gawin para maayos ito sa ating tahanan. Tara po! Mga idol, gaya na sabi ko, ang gagawin natin ngayong video ay kung paano mag-troubleshoot ng mga pangkaraniwang na-encounter nating problema sa ating tahanan, ng mga ilaw o sa mga convenience outlet o sa mga CO. Kung sa ating bahay po na-experience natin na tulad ng nakikita nyo, naka-set up tayo, mayroon tayong ilaw, mayroon tayong outlet, considering na ito yung electrical natin sa ating bahay, may tatlo tayong ilaw, mayroon tayong isang outlet o isang maliit lang na bahay. Pero naka-encounter tayo ng ganitong problema. Hindi naman brown out, pero pag nagbukas tayo ng ilaw, walang gumagana. So, lahat wala. So, ano yung unang kailangan nating ginagawa? Unang-una, dahil alam naman natin na hindi brown out, dapat masigurado natin na may kuryenteng pumapasok sa ating bahay. So, paano po yun malalaman? So, kung tayo ay mayroong halimbawa at test light man lang o tester sa ating bahay, pwede nating ma-check muna yung ating power supply, power source. Pero kung wala naman, dahil alam naman natin na hindi brown out, pwede nating check yung ating mga bulb unang-una. Maaaring may maluwag lang dyan. So, check muna natin. Kung naka-off yung ating mga switch, try natin yun siya lahat. So, ayaw talaga. So, try natin kung mahigpit ba yung mga bulb natin. So, yun. Ibig sabihin, maluwag lang yung isang bulb na yun. Pero yung dalawa, hindi umiilaw. So, dahil umiilaw yung isang bulb natin, sigurado na tayo na may kuryente talaga. So, kahit na wala tayong tester o wala man tayong test light sa bahay na pan-testing, kasi gumana naman yung isa nating ilaw. Pero kung mayroon naman tayong, let's say na ganyan, mayroon tayong tester, mayroon tayong test light sa bahay, pwede natin siyang matest kung para masigurado natin na may kuryente talaga na pasok sa ating bahay. So, kaya po nito, mayroon tayong test light, pwede natin siyang gamitin yung tester. So, umiilaw, sigurado na tayo talaga may kuryente. So, panigurado lang din natin kung tama ba yung kuryente yung pumapasok sa ating bahay. So, dapat po siya 220 volts. So, nakaset tayo ng 220 volts. Paka natin, naka-on po yung breaker natin. So, may kuryente. Okay po yung pumapasok sa ating kuryente. So, yun po yung mga tips na mga una nating ginagawa. Kung wala tayong tester, try natin ihipitan muna yung mga ilaw. Baka meron lang loose. So, dahil po sigurado na tayo na meron namang kuryente, pero dito walang gumagana sa dalawang bulb. So, pwede natin tanggalin to para ma-check natin baka po dito yung dalawang bulb natin. Lipat natin siya dito sa kung saan gumagana yung ilaw natin. Lipat natin dito sa socket na yon. So, okay po siya. Ibig sabihin, sigurado tayo na buo din yung bulb natin. So, may problema tayo dito para sa linya o saan man dito sa isang ilaw natin na to. Maaaring switch, maaaring sa wiring, o maaaring sa socket kasi yan lang naman po yung mga parts ng isang ilaw. So, ito naman po, test din natin kasi ayaw rin siyang gumana kahit naka-on yung switch niya. Test po natin dito sa gumagana ng socket. So, okay po gumagana yung ilaw. So, ibig sabihin, wala tayong busted na ilaw. Pero dito sa dalawa na to ay hindi sila gumagana yung dalawang bulb natin. So ang unang-una po natin gagawin ay dapat check po natin yung wiring, yung switch at saka yung socket. Minsan kasi sa socket lang nagkakaroon ng problema. Lalo na yung mga luma na yung mga socket natin, merong naputol na doon sa terminal yung wire na nakakonik sa kanya. So, maaaring nasunod yung wire. Mga ganun po yung naging problema. O kaya yung sa switch natin, sira ang switch. So yun po ang dapat natin ang malaman. At gaya nga na sinabi ko, ang pinaka pag may problema ganito, ang una nating access na pwedeng ma-check ka agad ay doon sa mga dulo-dulo lang. O kung natatanda ninyo sa mga nakaraang video natin na ginawa,
yung tayo sa dulo-dulo, pinakababilis makapag-check sa sakit at saka sa switch ang tip ko kasi mababa yung location, yung sa sakit naman naka-aspect sa kaysamit. So kung natatandaan nyo po, ito po yung, yan po kasi ang wiring diagram ng ating ilaw. So yan po yung pinaka-guide natin para maayos natin yung ating ilaw. Yan po. Sigurado tayo na hindi naman kundi yung bulb natin. So ang second option natin, magbubukas na tayo ng sa switch assembly po sa socket. So gamitin po natin yan, i-off natin yung ating power source, yung circuit breaker natin, kung circuit breaker na nakabit sa atin, sa ating tahanan, or safety switch. So off na po natin. Siguraduhin po natin naka-off yung ating power source, yung safety switch or breaker, bago tayo gumawa. So buksan po natin yung ating switch assembly. So yun, nakita po natin na dito mayroon siyang nag-loose na wire, nabunot siya. So hindi siya siguro nakakabit ng ayos, pwedeng ganon. Yan yung mga case na pwede nating ma-encounter minsan. O kaya napatid yung wire. So doon po ito sa isang switch. So itong switch na to, kasi kung titingnan natin naman sa setup, ito yung para dito. Kasi yun po yung pinakadulo na switch. So ito rin po yung para dito. So kung sa actual po, same lang din naman yan, magtitrace nga lang tayo kung alin yung para talaga doon sa linya na yun. Pero dito pala, kasi nakita na natin na mayroong nabunot na wire, pwede na natin siya ikabit. I-connect na natin siya. So yun, dahil wala naman po tayo dito ibang nakitang problema, so pwede natin ibalik siya dahil may wire naman tayo nakita na nakatanggal pero nagkabit na natin. Testing po tayo kung alin ba yung linya na yon na hindi nakakonek, para nakita lang natin kung meron bang tayong naayos nung inabit natin yung nakabunot na wire na yon. So, ibig sabihin tama po yung inabit natin na wire para yun dun sa linya na yon. So gumagana na siya, meron pa tayo isang problema. So, accurate natin. Dahil wala naman tayo nakita patin na wire yung para sa isang switch. So, dito na ho tayo magbubukas. Dito na tayo magbukas para sa socket. Para makita natin. Kaya ko po pinapakita sa inyo to. Ito yung mga pangkaraniwan lang na naging problema sa linya ng ating mga ilaw sa ating bahay. So, pag yun po kasing mga existing naman na linya, hindi naman basta-basta napapatid yan lalo sa mga junction box na ganyan. Lalo tayo sa pagkaka-wiring, may takip naman po yan at tasunod sa kisami, hindi po basta-basta yan napapatid. So, dito lang po talaga madalas yung mga problema sa switch at saka sa mga socket. So, ayun po, nakita natin natanggal din yung isang wire. So, nabunot. Maluwag-maluwag pala yung isang ano niya, yung isang terminal. So, gabit po natin to. May mga case po kasi sa actual na nasunog na yung wire na nakabit dito. Kasi kung napapansin nyo, maliit lang po na mantuli yung wire natin na ginagamit sa wire ng 1214. Hindi naman basta-basta siya nasunog, may terminal lang kasi. Kaya siya nagkakaroon nasunog sa terminal dahil hindi maayos yung pagkakabit nung nagkabit. So medyo maluwag. Pag maluwag po kasi ang wire, ang tendency niya, nag-iinit yung terminal. So, sa kinatagalan, napapatid yung wire. Napapatid yung hitla na nakakabit doon sa terminal tulad nito. So, yun po. Pwede na rin ulit natin siyang check kung gagana na siya.
pag gumana siya, ibig sabihin wala na pong problema. Kung hindi pa siya gumana, may iba pa pong problema na kailangan natin hanapin. So, pagka hindi pa rin siya gumana, nakabit naman natin yung nakita natin pa din na wire, may iba pa pong problema. So, kailangan na natin mag-trace ng linya niya, susundan na natin yun. So, kailangan natin kung nasa loob ng kisame yung junction box natin, kailangan natin magbukas ng kisame, pupuhasok tayo ng kisame para hanapin natin yung linya na yun, susundan natin. Kung hindi man at hindi ka kaya din, obligado tayo na i-rewire na yung line na yun para sa ito. So, yun po ang pinigay ko. Pero pag mga ganun po ang problema, electrician na po ang kailangan na gumawa. Hindi na po tayo sa ating bahay kung wala naman tayong sapat na kalaman sa paggagawa ng mga electrical o paglilinya na electrical. So, yung binibigay po natin ditong tips ay para lang po sa mga immediate na solution na pwede nating magawa sa ating mga tahanan. So, testing na po natin siya. Ako po yung mga tips natin. So, kanina po, napagana natin yung dalawa na to. So, yan po siya. Okay na po siya. So, yun lang po talaga yung problema. So, pinapakita ko po ito kasi yan po yung pangkaraniwang nangyayari at experience natin sa ating mga tahanan. Okay na po tayo sa ilaw. Meron pa tayo dito outlet, so check natin yung ating outlet. Pwede naman natin yun yung power supply. Kuha natin siya ng kuryente. Diretso na. Ayan po. O, may kuryente. Doon sa isa, wala. So may problema din po tayo sa outlet. Kung mapapasin nyo po, paano ba ang connection na? Tulad po nito, ang outlet namin is dugang. Mayroon po kasi nga outlet na built-in, yung buo na siya, buo siya, pero pag nagkasira sa kabila, obligadong palitan na yun, isang buo, isep din. So yung ganito naman na mga 1-2 gang na outlet, kung yung isa nasira, pwede natin palitan siya lang, ito okay pa rin. Ang connection po niya kasi niyan, kung mapapansin nyo, ganito po yung diagram niyan. Pagpasok ng line 1, line 2, dun sa unang outlet, line 1, line 2, mayroon lang po yan jumper para magkaroon din ang kuryente yung isang outlet. So tandaan po natin yan, para magkaroon ng kuryente itong outlet na to, kasi tugang sila, maghiwalay po yan. Para siya magkaroon ng kuryente, kailangan mayroon po tayong jumper. So kung sira na yung jumper o sunog na din yung terminal doon sa nanakabit dito, so kailangan na po natin siyang palitan dahil hindi na siya pwede. Pero kung may loose wiring nila tulad na nakita natin, pwede natin ulit siya ikabit at para gumana pa. May mga case po kasi na ganyan talaga naglulose. Pero bihirang-bihirang mangyari yun. Pinapakita ko lang po sa inyo na minsan kung sira or loose wiring lang na nare-repair pa. Pero pag sira na talaga, kailangan natin palitan. Pero hindi natin malalaman yun kung hindi natin bubuksan at titignan yung load na. So bubuksan po natin siya. Sa pump ko na, adagdag ko lang. So, kung mayroon po tayong tester gaya ng kanina na naka-on tayo, machi-check natin yan, kuhalin yung may kuryente na ninya. Halimbawa po, ganyan, kuha natin siya. So, tingnan nyo po mabuti. Kung mayroon po tayong tester, papakita ko sa inyo na machi-check pa rin siya, kuhalin yung may problema ng linya kasi pwede po naman na isa lang yan yung may problema, isang linya lang, doon sa jumper natin, isang linya na may problema, pwede pa rin naman sila. So, matitik po natin yan. Live po natin titik. Ito po. Ito, may kuryente. So, pag ginagawa po natin dito, dito, sa baba na to, sa isang linya, ito po, ganito ko na lang siya. Ayan, para kita nyo. So, yan, pag ginagawa natin dito, so wala. Wala po siyang kuryente. Pero pag ginagawa natin dito, saka dito, may kuryente. So, ibig sabihin ko, ito kasi line 1, line 2. So, ito po, line 1, line 2, gumagana siya dito. Ibig sabihin po, patid, itong linya na to, patid po yan. Itong nakakabit po dito, patid yan o hindi na nakakabit. O loose siya. Kasi po, pag kinuha natin siya dito, at dito, wala tayong makuha kuryente. Pero pag kinuha natin dito, nakukuha natin yung 230 volt. So, ibig sabihin, yung isang linya lang po yung may problema. Ibig sabihin po, yung isang linya dito, may 110. Yung isang linya lang yung wala. Puna ulit natin. Natin.
So yan po, gaya na sinabi ko nga kanina, nung nag-tester pa lang tayo, alam na natin na dito may problema sa isang linya na to. Kasi dito, buo po siya. Pag kumuha tayo dito, 220. Pag kumuha tayo dito, saka dito, wala tayong nakuhang reading na kuryente. Pag kumuha tayo dito, saka dito, may 220. So dito po yung problema. At ayan po sinasabi ko. So, hindi po nakakabit yung wire dito na isa. Ito po yung jumper at sinasabi natin. So ikabit po natin yan para ma-check na natin kung magkakaroon ba ito ng power. Balik na po natin siya at nakabit na natin. So check na po natin kung okay na siya. Ito po yung tester natin. Baka po natin sa ulit. So, meron siya sa kabila. Meron natin po siya. So yun lang po yung problema. Yan po yung mga pangkaraniwang na-encounter natin problema sa bahay. Hindi man po yung ganito nakatanggal kasi ginawa po natin itong board na to para maipakita lang sa inyo. Pero yan po yung madalas na problema lang. It's either na sira na yung outlet natin o may napatid na wire sa terminal na pwede, kung pwede pa natin ikabit, ibalik lang po natin. Kaya naman natin ibalik yun basta naka-off yung ating power source, yung breaker o switch. So, ganun po ang unang-una natin na kailangan gawin. At lagi po nating tatandaan na ang ilaw po, tulad ng mga sinabi sa unang video, kung nasusundan ninyo ang ating video ginagawa, ang ilaw para gumana, kailangan po niya ng supply na 220 volts. So line 1, dapat siguradong nakakotek yan hanggang doon sa bulb. Tapos yung line 2 natin, yung tulad po na sinabi ko din ng mga nakaraan, pwede namang magkabalik na dyan. Pwedeng ito yung tawagin nating line 1, pwedeng ito yung tawagin nating line 2. Depende na lang po yan. Basta yung isang linya, lagi natin dinidirekta yan. At yung isang linya, yun yung padadaanin natin sa switch para siya gumana. Na kung pag hindi na gumagana ang ilaw, ang mga possible lang na problema dyan ay pundido na yung ilaw, nag-loose na yung socket, o nasira, may nasira ang terminal na doon sa socket natin, or sira na yung switch natin. At pagkasira po ang switch, hindi na natin masigurado kasi chinik mo na kung kayo, yun lang mga kayang gawin sa bahay, no, lalo kung wala tayong tester, wala mga ibang gamit, ang kaya lang natin i-check ay yung ilaw, palipat-lipat tayo para matesting natin. Tapos kung binuksan natin yung switch na wala naman patid, yung socket, wala naman tayo nakita na kapatid. So pagka sa switch na po, kung wala tayong gamit, ipacheck na lang natin sa electrician. Pero pakikita ko po sa inyo kung paano naman mag-check ng switch. Ganito po kasi yung switch natin, mag-check. Pwede po natin sa continuity yung tester natin. So ito po yung switch natin, no? Pansin nyo po siya, naka-on-off po natin siya. So, ito po yung pupuha natin sa kanya. Kung mayroon pa tayong tester, ganito po siya i-check. So yan po na, ito po yung isang linya lang po yan. Isang linya lang po ito, isang linya. Yung sa dalawang magkatabi na yung magkatabi na yan, isang linya lang yan. Ibig sabihin na isang linya, magkasama po yan, magkasama po. Pero ang pinapadaan natin ditong linya, pupunta sa ilaw, isang linya lang naman palagi. Kaya kahit saan tayo dito magsabit, tapos dito yung lampas niya, o kaya dito, tapos dito din lalabas siya. Pwede po, kahit dito yung pabalik, kahit baliktad naman, dito yung pasok, dito yung palabas, dito yung pasok, galing na tour, dito yung pupunta sa ilaw, pwede rin po yan. Huwag lang po dito tayo maglalagay na ito yung pasok, ito yung labas kasi mali po yan. Para lang po tayo walang switch, naka-recta na po yan. So, ganito po yung pag-check ng switch. Paan po natin siya dito. Kung mayroon po kayong tester sa bahay, ayan po siya. Naka-off po yan, on po natin. Ayan po, nakita na po yung tester natin na kumalo siya. Off po natin. So, okay po dito. Yung kabila naman po. Kasi nga sabi ko magkasama naman po yan. So, on natin. So, ayun po. Off. So, ayun po. So, ganun po. Ganun po natin chine-check ang switch. On, off. So, ganyan po. So, hindi po natin magagawa yan kung wala tayong tester sa bahay. Pero, pinapakita ko lang po sa inyo kung paano siya i-check. Dahil hindi naman tayo nag-testing ng switch. So, kasi may nakita na tayo mga patita wire. Yun lang yung mga kinabit natin. So, para lang po madagdagan yung
idea ninyo kung paano tayo nag-check ng mga ilaw, linya ng ilaw, yung mga parts niya, gaya nga ng switch, mga socket. So, yun po. At sana yung muli meron kayong natutunan sa ginawa nating video. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please like and share and subscribe na rin para mas mabilis kayong ma-update every time na may upload tayong bagong video. Yan lamang po at maraming salamat.